This week, we are answering questions that you sent to us. At ito po ang pangalawang tanong. Kuya Caloy, 4 years na po kaming sinusuportahan ng bunsong anak ko financially mula nang magka-work siya. Ngayon ay may asawa na po siya na buntis sa kanilang first baby. Ang tanong ko po, kailangan ko po ba mag-guilty kapag dumadaing siya na napapagod na siya sa work? Kapag nasasabi niya po yon, nakakaramdam po ako ng guilt at self-pity at nahihiya ako sa anak ko na nakabibigat kami sa kanya. Ano po ang dapat kong gawin? At dapat lang po ba na mag-guilty ako? Salamat po and God bless you always. Kapatid, walang masyadong maraming detalye ang binahagi mo sa akin, kaya gagawa ako ng ilang mga assumptions. Unang assumption ko ay wala na ang iyong asawa na maaring magtaguyod sa pamilya at matugunan ang iyong pangailangan. Ikalawang assumption ko ay tumutulong din ang mga mas nakatatanda mong anak, ngunit hindi katulad ng bunso mong anak. Marahil may pamilya na rin sila, marahil mas maliit ang kinikita nila at mas umaasa ka sa tulong ng iyong bunsong anak. Ikatlong assumption ko ay wala ka ngayong kakayanan na maghanap buhay, marahil dahil sa edad o karamdaman. Kung totoo ang mga assumptions ko na ito, pwede kong sabihin sa iyo na hindi ka dapat mag-guilty sa pagiging dependent mo sa iyong anak. Tama lang na bigyan ka ng suporta ng iyong anak. Nasa bahagi ka ng iyong buhay na ikaw ngayon ay responsibilidad na ng iba. Dati siguro ikaw ang nagpapakahirap upang maituguyod ang iyong mga anak, makapag-aral sila upang magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng magandang hanap buhay. Kung kaya mo pang maghanap buhay para kumita ng kahit paano, ang payo ko, gawin mo yan. Ngunit kung hindi na, huminahon ka na at tanggapin mo ang iyong sitwasyon. Ngayon ay umikot na ang mundo at ikaw na ang nakadepende sa iyong mga anak. May mariin na bilin si Apostol Pablo sa mga Kristiyano na may tinutustusang mga kasama sa pamilya, katulad ng ginagawa ng iyong anak para sa iyo. Ang sabi ni Pablo, "But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever." Ang sino man daw na may kakayanan pero hindi tumutulong sa pagtustos ng pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay ay mas masahol pa sa isang hindi nananampalataya sa Diyos. Kaya tama lang yung ginagawa ng iyong bunsong anak. Dapat ginagawa din yan ng iba mo pang mga anak. Kung nakakaramdam sila ng pagod, idulog mo sila sa panalangin na bigyan sila ng dagdag na lakas ng Diyos. At kung gagawin nila ang kanilang responsibilidad ng may katapatan, alam mo, pagpapalain sila ng Diyos. After all, God gave this commandment, "Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land." As you learn to rest in the change of roles in your family, as you allow your children to honor you with the fruit of their labor and to provide for you, even as they provide for their own families, do keep in mind, faith matters too.